maamo, malambing at puno ng personalidad na siguradong magpapakilig sa buong pamilya. Yan ay ang guinea pig. May malambot na balahibo, nakakatuwang mukha at nakakalibang na pag-uugali. Ilan lamang yan sa kanilang katangian. Kilala rin ang mga ito sa pagiging sociable at madaling alagaan. Sila rin ay isa sa mga popular pets sa buong mundo. Kaya tara na at makipagkulitan with these cute little pets. Dito lang yan sa Wednesday Pets Day. Umaga, makakasama natin si Christian Erickson Makatula kasama ang kanyang adorable guinea pig. Good morning. Welcome to Rise and Shine Pilipinas, Christian. Good morning po. Good morning. Ayan. Oh, Ryan, oh, go. Ito na, hawak ko na nga. Pero ano-ano nga ba yung iba't ibang uri ng guinea pig na inaalagaan mo? Sa ngayon po, meron akong 8 breed na alaga. Iba-iba. Ito yung project breed ko na mismo na guinea pig. Ha, sa ngayon, ako lang yung meron sa Pilipinas. Wow! Di ko rin sure, pero nung ibuuin ko siya, talagang wala pa kasi sa Pilipinas nito. Ito yung Teddy Cali White na satin coat. Yung pag sinabing satin, makintab yung ano niya, yung balahibo. Hindi na sila lumalaki, no? Hindi na. Ito na yung breeder size nila. Meron bang special na pangangailangan sa pag-aalaga ng mga guinea pig? Ano po? Kumbaga, sobrang low maintenance naman kasi nila. Ang pagdating sa hairy na guinea pig, para ka lang din nag-alaga ng aso. Kambing. Kasi pagkain nila, damo. Mm. Tapos, pagdating sa temperature naman, kaya nilang mabuhay dito sa atin sa Pilipinas. Ang medyo maselan lang po, ito. Yung pakita skinny natin. Breed. Yan. Ito, wala naman siyang balahibo. Eto. Makabuhay. Buhatin mo na yan. Wakan mo, parang ano ikaw lang yan. Na, Ryan. Parang skin mo lang yan. Dahil magkamukha naman kayo. Hindi, pero ano ba yung mga karaniwang kinakain ng mga guinea pig? At may mga bawal ba silang pagkain? Ano sila? More on grass talaga yung guinea pigs. Pagka kahit anong damo, pwede yung basta walang tinik. Basta walang tinik yung magiging ibibigay sa kanila. Tapos yung gulay, ang dapat iwasan talaga nila yung matutubig. Ito bang mga may balahibo, pinapag-groom mo pa yan, Christian? Para siyang ano? Ako lang din po yung nag-groom. Ano ba yung tamang temperatura para sa iba't ibang uri ng guinea pig? At ano ang average na laki o bigat ng guinea pig? Yung temperature po, siguro mga hanggang 32 to 37, ganon. Mm-hmm. Pero hindi rin sila madaling mamatay, basta may tubig sila. Pakita naman natin to sa camera, sobrang cute. Makapal yung kanyang balahibo. Iba-iba nga sila ng itsura. Ito, pero nanginginig siya. Nanginginig na, baka nilalamig. Hindi, nilalamig. So ano ba yung mga katangian naman ng iba't iba niyan? Can you share with us yung mga pagkakaiba ng mga bawat guinea pig na meron ka? Eto, halimbawa po yung Sheltie. Long hair sila na pwedeng humaba yung balahibo nila ng up to 2 to 3 inches. Ginugupitan din sila? Pwede rin silang gupitan. Ito kasi naka-breeding si siya kaya. Si Christian naman nag-groom. Oh, okay. Naka-breeding siya kaya ano. Naka-breeding po siya ngayon kaya medyo na ano yung balahibo niya. Last show, ano siya? Siya yung reserve in show, parang second place. Ayun. Wow. Yung balahibo niya dito mas mahaba. Kaso pagka ibibreed na natin, talagang hindi may iwasan yung kakagatin ng kasama na guinea pig. Ito. Tapos yung ito naman, ito yung isang form ng long hair. Pareho sila ng white Californian, yung pinakakulay. Coronet breed siya, meron naman siyang puyo. Ang cute. We heard sumali yung mga alaga niya, Ryan, sa Philippine Rabbit and is this Cavi? Cavi Club noong 2022? Apa. First Rabbit and Cavi Show, ano ang napanalunan? Ano, sino dito yung naisali mo? Ang naisali ko na po, yung andito, teka, nasa ilalim pala. So anyway, can you share with us, usually yung, pag sa mga competitions, ano bang ginagawa ng mga guinea pig mo? Yung, may tricks ba sila meron, or just yung ano itsura po? Talaga sila ginajudge? Kumbaga, meron standards yung guinea pig na pagdating sa show. Meron kaming judge na registered siya ng ARBA, American Rabbit Breeders Association. Tapos si Doc Rich po, yan si Doc Rich. Yung guinea pig, i-judge niya as standards ng USA. Wow. Yung titingnan yung body, yung ears, yung eyes, tapos yung coat.
hindi sila yung as exhibit, mag-exhibition. Tinitingnan naglalagos yung dapat masunod nila yung breed na ganito dapat yung mga itsura. Itsura, correct. Ayun. Pero Christian, ikaw ba, para ano ba mapapayo mo dun sa mga RSP viewers natin na gustong mag-alaga? Alaga. Kasi si Ryan, balita ko, nagustuhan na niya mag-alaga. May rabbit kami sa bahay kasi paborito ng pamangkin ko, kaya lang namatay. Kami rin si Hoppy T. Mm. Meron kaming rabbit. Ano yes, po? Si siguro tea. Basta meron tayong makukunan ng damo, pwedeng-pwede sa atin yung guinea pig. Hindi ba mahirap? Hmm. Hindi mahirap. Kahit anong damo ba? Kahit anong damo, basta walang tinik. Pero kung ano, medyo gusto mo ng high class na pagkain, o meron ba pwede ganun? Rin po. Meron din tayo sa na-order sa Shopee na Timothy Hay, o kaya yung Smart Heart na gawa. Hindi siya namagagat, no? Hindi po. Hindi. Talagang mababait yung guinea pigs. Oo, ang cute naman nalaga. Ako, pag nakita ni Joaquin yan, matutuwa. Baka naman sa bunutan ni Joaquin. Hindi naman. Alright, Ryan! Mm-hmm. Grabe, sobrang cute nga at fluffy ang mga guinea pig na ito. Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng oras at pagbabahagi ng iyong mga cute na guinea pig this Wednesday morning, Christian Erickson Makatula. Again, maraming salamat. Thank you, Christian! Thank you.